nakaraan, natatamaan ng bagyo. Pero tiyaking may social distancing. Yan ang paalala ni NTF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez sa gitna ng kanyang pag-iinspeksyon sa magiging quarantine facility sa Laguna. At nakatutok doon ng live si John Consulta. John. Atom, nakatutok na nga ang lahat ng emergency response units ng Binyan LGU sa papalapit na bagyong Ambo. 24 oras na ang monitoring ng Command, Control and Communication Center ng Binyan habang naka-alerto ang floating monitoring station ng lungsod sa Laguna Lake para sa posibleng pagtaas ng tubig sa mga low-lying barangays ng lungsod na Malaban at Delapaz. Kung talagang itong bagyong parating ay talagang kinakailangan magkameron tayo ng preemptive evacuation, wala tayong magagawa kundi ito pa rin yung, yung paglikas. Ang ating pong command center ay bukas po, 24/7 po ito. Kahit po mag-brown out, tayo po ay open. May cellphone naman po ito, may 911 po ito dahil at meron itong generator. Kung mag-fail ang generator, meron po tayong solar. Tayo po ay maging handa palagi. Sa harap ng maparating na bagyo, sa gitna ng umiiral na quarantine, sinabi ni Secretary Galvez na importanteng magsagawa na ng preemptive evacuation ang mga LGUs na tatamaan ng bagyo. Pero dapat pa rin matiyak ding nasusunod ang social distancing. Kung nakikita natin natatamaan yung lugar natin, mas maganda yung preemptive para at least orderly ang place ng evacuation center natin. Nandiyan ang social distancing, nandiyan ang triaging, at saka nandiyan ang tinatawag natin na yung preemptive measures na hindi makahalo-halo ang COVID at saka non-COVID cases natin. Nagpunta sa Binyan si Galvez at ang IATF para inspeksyonin ang Alonte Sports Arena. Kasama rin nila ang mga opisyal ng Binyan LGU. Sa loob ng isang linggo, ang Alonte Sports Arena na venue ng PBA Games at iba pang palaro mag-o-operate na bilang isang major quarantine facility, hindi lang para sa mga taga-Binyan, kundi para sa buong probinsya ng Laguna. 100 to 130 ang bed capacity ng pasilidad na patatakbuhin ng mga tauhan mula DOH at IATF. Tatanggapin dito ang mga mild at asymptomatic cases lamang. Ayon kay Secretary Carlito Galvez, importante ang pasilidad na ito para mas mapalakas ang paglaban ng probinsya sa pagkalat ng COVID-19. Ipinaliwanag din niya kung bakit nananatiling nasa MECQ ang Laguna kumpara sa katabi nitong nalawigan sa Calabar Zone. Sa ngayon nakita natin, ang Laguna wala pa siyang testing center. Ang testing center lang natin is yung sa De La Salle. De La Salle dito sa Region 4A. Kaya medyo nakinakabahan kami. We are in a hurry na magkaroon dito ng quarantine facility. So that kasama kasi yun sa minimum health standard ng isang province. Napakataas ng economic impact pagka nawala po ang Laguna kasi mayroong restrictions ang ating mga business activities. We submit kung ano yung tingin ng IATF and ni Governor sa buong Laguna. So we submit to that and hindi kami magiging pabigat. Bagkos ito nga, tutulong pa po kami. Atom, nasa ilalim na ng signal number 1 ang buong probinsya ng Laguna at ngayong hapon nga ay may at maya na pagbagsak ng ulan sa lungsod ng Binyan. Atom. Maraming salamat, John Consulta.